Magandang hapon sa inyo mga ka-prospect. Halika, samahan niyo ako at magbibigay ako sa inyo ng isang technique na pwede makatulong sa inyo. Ito yung tinatawag natin na anti-trap, kung saan ito yung ating ginagamit para makalusot tayo sa mga klaseng trapping defense na ipinapakita ng inyong kalaro pagdating sa basketball. Halika, samahan niyo ako. Umupo kayo at manood. So ito ngayon, by the way, para sa mga hindi pa nakakalam, ano nga ba yung trapping defense? Ito yung trap defensive tactic in which yung dalawang player ay will effectively double team an offensive player na humahawak ng bola. Anyways mga ka-prospect, napakaraming klaseng trapping defense ang pwedeng ibigay ng iba't ibang coaches sa iba't ibang team. So meron tayong tinatawag na 2-2-1 trapping defense. So ito yung example ng 2-2-1 trapping defense. Ayan, kung saan nakadepende sa coach kung yung unang dalawang player na ilalagay niya, point guard at shooting guard, shooting forward at power forward, and then nasa hulihan yung sentro. Ito yung tinatawag natin na 2-2-1 trapping defense. At yung isa naman ay tinatawag nating 1-2-2 trapping defense, kung saan usually sa pag sinabi nating 1-2-2, usually ito yung 1-2-2 zone pero in-extend lang, kung saan yung point guard ay nakaharap agad sa player na pwedeng tumanggap ng bola. At nasa second line defense naman yung dalawang player, kung saan ito yung shooting guard at shooting forward. Ito na mga ka-prospect. Ito na yung tinatawag ko na anti-trap. Kumbaga sa team ko, ito yung tinatawag ko na ay. Kung saan, may rules ako sa team ko eh. Laging ang always shooting guard ang laging lumalabas ng bola. Kung saan i-inbound ng referee yung bola sa baseline, siya lagi yung pumupunta doon sa baseline para mag-inbound, followed by point guard, power forward, shooting forward, at center. Bakit nga ba power forward yung inilagay ko dito? Kasi usually, napaka-importante dito sa half court na malaki o matangkad yung player na makatanggap, kasi mas mabilis na makikita niya yung mga open teammate, especially pag nakatrap ang kalaban. By the way, napaka-importante sa isang coach na maturuan ang bawat details ng ating ginagawa, especially sa anti-trap, kasi napaka-komplikado pag hindi natin na-explain ng mabuti o sa mga players yung rule ng bawat isa, ay medyo mahirapan silang makaintindi sa kanilang ginagawa, especially sa mga ganitong klaseng anti-trap. Kaya napaka-importante na details by details ay ma-explain natin sa every player kung ano yung dapat nilang gawin. Eto na guys, so kung makikita nyo sa numbering natin, baka malito po kayo, ito po yung number na nakikita nyo sa every bilog, ito yung nagre-represent ng kanilang posisyon. 3 is the shooting forward, 5 is the center, 4 is the power forward, number 1, yung blue color lang natin kasi wala tayong number 1 na yellow. So ito yung point guard, at number 2 naman yung shooting forward, shooting guard. Okay, magsimula po tayo sa role ni point guard. Ito yung si number 1. So as a point guard, habang ini-inbound ni shooting guard o number 2 yung bola, ito yung trabaho na dapat gawin ni point guard. So from sa spot na kanyang position, magko-curl yan, iikot, harap sa inbounder, makatanggap man siya o hindi, iikot yan, tutuloy-tuloy yung movement niyan hanggang dito sa kabila ng half court. Again guys, uulitin ko, makatanggap man o hindi, itong si point guard, pwede siyang gumamit ng bikat, iikot yan, hindi siyang pwede huminto, kasi pag huminto si point guard dito, ibig sabihin ay yung depensa ay dinadala niya dito sa inbounder. So again, ito muna yung detalye na ini-explain ko sa role ni point guard. Yan, isa pa ulit.
dito sa original spot niya, kukurl, iikot, tatakbo tuloy-tuloy hanggang dito sa kabilang side ng half court lane. Pangalawa, pagkatapos mag-curl ni point guard hanggang dito sa kabilang lane, ang pangalawang rules, ito. Itong si power forward ang siyang papalit sa spot ni point guard. So, again, i-explain ko ulit ha. Kung sakali si point guard hindi makatanggap ng bola galing sa inbounder, automatic agad papalit itong si power forward sa position ni point guard. So, ganyan po yung mangyayari. So, si number 4 naman o si power forward naman, yung nandito ngayon sa original spot ni point guard. Ito na ngayon. Bago ko i-explain yung role ni number 3 at ni number 5, i-explain ko ulit kung ano ba yung pwedeng mangyari. Okay, ganito po yan. Kung sakaling naka 2-2 2-2-1 trapping defense yung ina-apply ng kalaban sa inyo against yung anti-trap na itinuturo ko naman sa inyo. Ito, ganito yung mangyayari. Sa 2-2-1 position, if mapapansin nyo, walang nakabantay sa inbounder. So, ang nakafocus ang defender ng kalaban dito sa ating point guard. So, itong si X o yung opponent natin ay kung saan pupunta yan yung point guard natin ay lalapit at lalapit yan. Ito ngayon mangyayari. So kaya ang rules, nilagyan natin ng rules na si point guard ay pupunta yan dito, magkukurl. So anong mangyayari? Pag nag-decision itong unang defender ni point guard na sumunod dito sa ating point guard, ibig sabihin ay dalawa na silang player ang nakabantay sa kanya. Saka doon malilibre itong si power forward. So ganun po yan ang mangyayari. Pero ibalik natin sa original position. Kung sakaling nahayaan ng kalaban na makatanggap ng bola, itong si number 1. So ibig sabihin 1-on-1 ang mangyayari. So either ang usually ang ginagawa ko niyan, itong si shooting guard galing sa inbound ay papasok papalayo doon sa kabila na hindi pwedeng lumapit sa kanya si point guard. So ito ngayon yan, nakadepende. Kung sakaling kayang-kaya niya i-1-on-1 defense ay lusot na talaga yan. Wala nang magagawa dahil nga trap ito, dahil gusto ng kalaban i-pressure yung mga player natin sa half court pa lang ay mapipilitan itong partner niya na lumapit. Pag nag-decide siya na lapitan itong si point guard, automatic agad na malilibre itong si shooting guard natin. Then ito naman yung isa pang pwedeng mangyari. Kung sakaling hinayaan makatanggap ng defender itong si point guard natin, at agad-agad papasok itong si inbounder dito sa kabilang side, at magde-decide naman itong kalaban, itong kalaro niya, nabantayan siya, ibig sabihin ay hindi na makakatanggap ng bola. So anong gagawin nito number 2? Siyempre yung rule niya ay tutuloy-tuloy pa rin siya hanggang dito para makita niya kung anong decision na pwedeng ibigay itong defender sa kanya. Then ito namang si point guard, ang rule niya, kung pwede niyang i-dribble dito, pa-straight, or dito sa gitna. So, para again guys, sa 1-on-1 na trapping defense, ay ang ginagawa ko, napakataas ng trust na ibinibigay ko sa mga players na dapat babasahin ng dribbler o point guard kung anong klaseng depensa ang ibibigay sa kanya para maging perfect yung anti-trap natin. So again, kagaya ng ini-explain ko, nag-decide ang kalaban na bantayan itong inbounder natin at si point guard naman ay isa na lang yung natitira sa kanya. Kung sakaling nag-decision siya na pumasok dito sa kabila at yung bantay naman ni number 4 ay kaya nga dahil trapping defense nga ay nag-decide na lumapit sa kanya, ay ang rules niya ni agad-agad niya i-quick bounce
na ipasa dito sa number 4. So ito yung mangyayari dahil sa nakatanggap ng bola itong si number 4 ay wala nang chance na makahabol pa ang tatlo. Ang mangyayari na niyan, mapipilitan itong isang player na natitira na lumapit dito kay number 4. Kasi ang mangyayari diyan magiging 1-3 situation 'yan. Kasi napakalayo nito eh. At itong movement na to galing dito ay mabilis yan kasi nasa trap situation eh. So pag nakalusot yan, mapipilitan itong natitirang player ng opponent na lalapit sa kanya at automatic makaka-score itong dalawa. Ito pang isa, nakadepende sa anong klaseng aggressiveness na meron ba ang kalaban. Again guys ha, nag-curl bigla itong si point guard natin. Nag-curl. Okay. Then, nakatanggap ng bola itong si number 4. Ngayon, yung nakahawak ng bola natin si number 4. So, itong dalawang defender na nagkalaban na naghihintay laman na sa ating mga player ay nakatingin agad dito. So, papasok itong inbounder natin. Ang bola ngayon nandito sa ating power forward. Siya ngayon ang magdidesisyon kung sino ang papasahan niya. Again guys, ito dahil nasa trapping defense tong kalaban ay itong player na to ay unti-unti niyang kakainin itong ating power forward. So ngayon, sino bang pwedeng maging libre? Ito ulit yung magiging libre dyan, itong si number 3 natin. So dahil sa nakatanggap ng bola itong si number 4, si number 3 naman ulit ang mag-fill sa slot ni number 4. So ang roles ko dyan, no dribble eh. Dapat no dribble dyan. Dapat pag nakatanggap siya, may double team, agad-agad quick bounce papunta dito sa number 3. Dahil ang movement nito ng ating mga player guys, pag nakatanggap ito ng bola, ay ito may posibilidad na lumapit sa kanya. Then ito number 1 natin, tutuloy-tuloy yan, tutuloy-tuloy. Then number 2 natin, tutuloy-tuloy yan dito. So pag ito nakatanggap ng bola, may possible pag huminto yan at hindi nag-ingat, magiging blindside niya ito nasa likod. So pupunta yan dito, kaya maging dapat maingat. Kaya pag ito lumapit at lumapit sa kanya, so kailangan niya mag-dribble at akitin niya agad ito para itong si number 5 at si number 1 ang magiging libre. Ganun guys. Ito pang isa. Nag-core lang ating point guard. Hinayaan ng mga defender na makatanggap ng bola itong point guard. So ang mangyayari, siya naman ngayon ang magpo-focus either dito sa ating point guard na pwede makatanggap o dito sa ating inbounder. Kasi ganito yung rules guys eh. Pag ang ating point guard ay nakatanggap dito sa side, dito. So ibig sabihin, itong inbounder natin ay dito siya papasok sa kabila. So nakadepende ngayon kasi automatic eh. Nakatutuan sila automatic. Ito ngayon yung magbabantay. Then itong partner ng kalaban, pag pinilit niya mag double team papunta sa kanya, automatic ngayon ang malilibre itong si number 2. Ayan, automatic malilibre ito. Pero kung sakali, ganito, hindi niya pinilit mag double team. Hindi niya pinilit mag double team. So magiging 1 against 1. So ito ngayon yan, every time na papasok na siya, ito na naman yun magiging secondary defense ng kanilang trap. Nakita nyo guys? So may pressure pa rin, may pressure yan. So ito ngayon ang malilibre, ang babantayan niya itong si number 4 na hindi makakatanggap ng bola. Ito. So again, napakaganda ng trapping defense ang nagawa nila. So ilang player ba na meron na nagde-depensa itong kalaban? 1 against power forward, 2 against ating shooting guard, then 2 player against ating point guard. So ibig sabihin may 4 na yan. So ilang player ang natitira sa kalaban at ilang player ang natitira sa atin? 2. Ito ngayon yung magiging situation. Pag nag-decide itong player ng kalaban na tapatan itong si number 4, ibig sabihin itong si center
At itong shooting forward natin ang malilibre. Ito ngayon yung lalapit. Magpapakita ngayon na para makatanggap ng bola. Kasi pag ito nakatanggap ng bola at dapat lang makatanggap siya, ito ngayon ang magiging situation. Magiging delikado ito para sa player ng kalaban. Kasi pag ito nakatanggap, ibig sabihin free, pwede niyang i-decide na i-drive para maging libre ngayon itong si number 3. Again guys, itong pangyayari na to na ini-explain ko ay mabilisan po to. Mabilisan kasi nasa trapping situation ang ginagawa ng kalaban. Ayun yan. So pag ito nakatanggap at nag-decide na hindi siya gumalaw, hinayaan. So eto ngayon, ano bang nasa isipan nito? Anong nasa isipan nito? Anong nasa isipan yan? Lahat yan bababa eh. Lahat yan nahabol. So kaya ito, hindi siya pwedeng magdalawang isip kung anong gagawin niya. So if he knows how to shoot from the outside, pwede niyang itira. Nakuha, nakadepende yan. Pero kung ako, ang sinasuggest ko sa kalaban, pwede niyang i-strong drive para mapilitan ito mag-block. At pwede niyang i-drop pass. Or pag nagdalawang isip itong defender, hindi siya nag-block, strong drive na siya, automatic 2 point siya. Again, yun po yung isa sa mga example na movement ng anti-trap na ginagawa ko sa aking team, especially pag naka 2-2-1 trapping defense po yung kalaban. Again guys, sana may natutunan po kayo mga ka-prospect. And ulit, paalala ko lang po, nakadepende po sa mga coaches kung paano niya i-explain yung rule ng bawat player sa kanyang players. So kailangan maintindihan po ng mga players kung anong kanilang gagawin sa kanilang bawat isa. Hindi kasi pwede na na magkapareho-pareho sila kasi magkakaroon ng komplikado. At lalong-lalo na dito guys sa trapping defense, napaka-importante na yung decision making ng player ay hindi sila magkamali kasi magiging useless po lahat itong anti-trap natin pag si player nagkaroon ng double team dito at hindi siya marunong kung ano yung gagawin niya, quick bounce ba o ipipilit niya ba mag-dribble against the double team. So dun pa lang napaka-komplikado kung dun siya magkakamali. So kailangan every details ay alam ng mga player kung anong gagawin nila sa mga ganong situation. Again, thank you so much guys. At just please like and subscribe sa akin channel para meron po kayong katanungan at iba, at mabibigyan ko pa kayo ng tips kung ano yung pwede nyong gawin. Thank you.